Ayan guys, good day. Nandito tayo sa ating panibagong vlog. Sa vlog na ito, edition, meron tayong Canon PIXMA 4010 G4010, sorry. So may error code siya na 5B00. Makikita nyo 5B00. Ang problema nito is itong code na to i-debug natin sa waste impact counter. So na-reach na niya, kumbaga 100% na, need nating i-reset. So ngayon, sa so pag-perform niyan, so ayan, makita nyo na may meron namang error. So pag-perform niyan, power off muna natin yung printer. Ayan, power off the printer. So ngayon, na-power off na siya. So while power off the printer, need natin i-press hold ang power button. Okay? So power button, ayan, power button natin. Sorry. So hold natin power button and then press natin yung stop button ng 6 na beses. So, kailangan pag press natin kasi lilipat tong ilaw dito. Ayan. Isa, ayan, yung ilaw. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6. So, release. Tapos, release natin tong power button. And then, makikita nyo tong screen niya. Ganito siya. Wala tong ma-display. Kasi, pinasok natin yung service mode. So, and then, antayin natin mag-steady ang light para makapag-perform tayo. Ayan. So, nag-steady na. Next natin yung gagawin is mag-print tayo ng details. Ng, pakita natin kung talagang need ba natin i-reset. So, nag-100%. So, pakita natin ha. So, pag-perform dyan para makita ang details na 100% na. So, itong stop button pa rin. Tatlong beses. Tingnan natin ha. Sa, dalawa, tatlo, tapos, okay. So, hayaan natin mag-print yung printer. Yan, meron naman yung isang papel. Standby lang. So, yung code na ginawa natin is para mag-print siya na indicator na 100% talaga ang kanyang wasting pad. Sa Canon is indicate nila sa yung D 100.0 yun. So print natin. Nagki-cleaning pa siya. Antay lang natin. Yan. Nagki-print siya. Kuha na natin dito sa output. So, ayan. Ayan, makikita nyo. Meron siyang piniprint. And then, makikita din nyo na anong model ang kanyang run, ginalaw. So, G4010, dito makita sa taas. And then, ito ang sinasabi ko, D equals 100.0. So, ibig sabihin, na-reach na niya yung maximum limit, which is 100. So, ngayon, ang next natin gagawin is i-reset natin to. I-reset natin yun sa 0. Okay? Pagkatapos nito, na alam na natin yung waste ink pad counter na 100% na, ano na natin, i-perform natin na i-reset natin sa zero. Okay? So, ayun, sa pag-perform nyan, while nag-steady, so, 3 times kanina, nag-print tayo ng details. So, ngayon, 5 times na natin ipinitin itong stop button. So, ito, this code will print the details of waste ink pad and it has been reset to 0. Yung D equals 100.0. So ngayon, press na natin 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Then, power button, isa. Okay? So ngayon, na-reset na niya. Mag-print siya ng isa. So ayun na yun. Yun. So para kita ko sa inyo. Ayan, ito yun. Yan, makikita natin D000 na. Okay? So, ngayon, since na-reset na natin ang printer, power off natin, and then, try tayo mag-print ng isang beses. Okay? So, change angle muna tayo. Yan. Try tayo mag-print ng kahit anong, try natin nozzle check mamaya.
ito lang, lagyan natin ng ito. Meron na siyang na-print na nozzle check, pero try natin ng isa. Okay, so ngayon power off na, makikita natin. So power on natin para makalabas tayo sa anong kanya. So ngayon, wala na siyang code. Okay, kinain yung papel. So kanina, meron siyang error code. So ngayon, na-vanish na natin. So ngayon, i-try natin i-print ang mag-print tayo ng nozzle check. Kanina hindi tayo pwede makapag-print dahil sa error na yon. So ngayon, na-reset na natin, pwede na tayong mag-print. Okay? Antayin lang natin. Cleaning pa siya. Kakabukas lang to kasi ayan, pinipinta siya ng nozzle check. So check natin kung quality niya okay ba, and then tawag nito, makapag-print na tayo. Ayan. So, ayan. So, ngayon, bad output siya. So, the next, kung ano naman tayo, next vlog na naman yan, mag-cleaning. So, ngayon, na-reset na natin. So, hanggang dito na lang muli. This is Faber Tech and Tips. Salamat sa inyong pag-suporta. Bye-bye!